Hi guys, Nisa po ito. Ito na yung first video ko ng suggested pens for beginners. Apat lang yung i-discuss natin dito. Pero before yun, pagpasensya nyo na yung boses ko dahil monotone talaga ako. At sabihin ko lang na yung mga makikita nyo dito, hindi to in-depth review. Kung gusto nyo po ng in-depth reviews about these pens, pwede kayo maghanap sa YouTube or sa mga blogs. Marami po sila nun. Maling sa akin, personal experience lang, kwentuhan lang tayo kung ano yung tingin kong mas makakatulong sa inyo kung paano kayo magsistart. At isa pa, hindi po ako expert. Bali, ito lang yung ako lang po nag-aral mag-isa. So, yung natutunan ko na gusto ko lang i-share sa inyo. So, ito na. Start tayo sa unang-unang pen na nabili ko para sa lettering, yung Tombow. Tombow brush pens yan. 140 lang yan isa. And kung set naman, 1.5 siya. 9 colors na kasama siyang blender. Tapos yung second, Pentel Touch. Yan naman, meron siyang 12 colors. Tapos 100 siya each. Susunod yung Kuretake. Kuretake. Kuretake Feud. Yan. Set naman yan. Mabibili mo siya. 300 pesos yung 6 na pens. Tapos yung 12 pens. Nasa 600 plus lang. Yung last, yung Pilot Petit. Petit 3. Pilot Petit 3 brush pens. Ano lang siya? 100 lang yan isa. So, yun. Meron siyang 8 colors. So, yun. Una-una, discuss ko muna yung... Meron kasing tatlong kinds ng brush pens. Merong felt, merong synthetic brush, at saka merong natural brush. Wala ako ng natural brush eh. And yung synthetic brush, dun pa sa second na set yun. So, itong lahat ng to, felt lang to. Kita nyo ba? Yung parang plastic or tela lang na, basta madali lang siyang gamitin. Yun yung pinaka for beginners. Basta felt na pen. Madali siyang gamitin. So, yung apat na pens na to, i-group ko, no? Kung magaan yung kamay nyo, maganda sa inyo, itong Tombow, saka itong Kuretake. Kasi malambot sila at saka mas madadalian kayo mag-pin strokes kung magaan yung kamay nyo. Kung medyo mabigat yung kamay nyo, dito kayo sa Pentel at saka sa Petit. Okay? So, start natin. Kung ano ba dapat yung hahanapin mo pag bibili ka ng brush pens? So, unang-unang hahanapin mo kung yung firmness. Yung brush pens ng Tombow is malambot. Makakagawa ka ng makakapal na downstrokes. Ganyan din yung sa Kuretake, pero mas matigas siya ng konti sa Tombow. Naman, mas matigas siya kasi kung titingnan nyo, meron siya nung yung white na yan yung white na cover dun sa mismong tip ng pen niya. Pareho sila nung Petit 3. So, ganito siya. Mas matigas siya. So, naturally, mas maliit yung magagawa mong downstroke sa kanya. Katulad siya nung Petit. Ganto rin siya. May white din yan. At mapayat din yung magagawa mo. Ano yung firmness? So, kung sa firmness, yung Tombow, yung pinakamalambot,
yung pendle fuel naman yung pinakamatigas. Meaning, mas madali i-control yung pendle fuel, pero mas mahihirapan kayo magmakapal na stroke. So, yung second na hahanapin nyo, ito na tayo sa second na hahanapin nyo, no? Kasi yung first, yung firmness, diba? Second, yung inflow. Kailangan nyong makita kung saan ba kayo komportable, yung para kang nag-watercolor, yung basa, yung ink paglabas niya, or yung parang pentel pen lang na tuyo na siya agad pagkalagay mo. Meron kasi minsan mga papel na pagkasulat mo, kailangan mo pa siyang patuyuin or else kakalat siya pag lalo na kung kaliwete ka. So ito, yung Tombow. Hindi siya wet pero tingkad yung kulay niya. Yung Pentel Fuel naman, ano, medyo dry siya. Nakikita niyo puti. Medyo dry siya. Tapos yung Petite Brush. Ito. Basa ito eh. Malakas yung inflow nito eh. Ito lang kung nakikita nyo. Pero, tingnan nyo. Sabihin, sobrang basa siya paglagay nyo. Kailangan nyo pa siyang patuyuin. Yung Kuritake naman. Medyo dry din siya. Katulad siya nung Pentel Fuel. Kung ako yung papapiliin, mas maganda siguro mag-start dun sa hindi masyadong dry at hindi masyadong basa. Yung petite, baka mahirapan kayo kung sobrang beginner kayo dahil nagbubuo siya dun sa dulo ng letters. So siguro, Tombow na lang din. Tombow yung vote ko dito sa intro. Kailangan nyo i-consider ay yung smoothness. Kasi kailangan yung pag-glide niya sa paper smooth lang, kasi kung hindi siya smooth, magbubuo-buo yung lines mo, makikita yung minig-minig habang nagsusulat ka. So yun, tingnan natin kung smooth ba. Ang Tombow, super smooth siya. Masarap siyang ipang sulat. Sa Pentel Fuel naman, actually, mas smooth pa to yung Pentel Fuel kesa sa Tombow. Kasi mararamdaman mo yung kapit ng white dun sa tip ng ano. Smooth siya dahil, di ba, sobrang basa niya. So, mas makokontrol mo yung galaw mo. Dito sa smoothness, medyo talo sa akin yung Kuritake. Kasi, tingnan nyo. Kita nyo? Hindi siya smooth talaga. Kasi, shadow rough yung pagkagalaw niya. Hindi siya maganda pang downstrokes kung hindi ka masyadong sanay. Pero kung medyo magaan naman yung kamay mo, okay na tong Kuritake. Lalo na kung beginner ka, makokontrol mo pa rin naman siya. Recap lang tayo. Yung Tombow, ito siya. Ito talaga yung pinaka sinasuggest ko. Kung may nagtatanong kung ano ba dapat yung bilhin nila. Siya yung affordable siya. Tapos, madali talaga siyang matutunan. Tapos, ang susunod yung Pentel Fuel. Sobrang smooth niya. And, hindi ka mahihirapang mag-aral sa kanya. Kaso, mas hard siya sa Tombow. So, kung matututo ka sa Pentel Fuel, mahihirapan ka mag-adjust sa mga mas malambot.
yung next, yung Pehip 3. Maganda na siya for beginners, kaso ang cons niya, madaling maubos yung ink niya. Maliit lang kasi yung cartridge niya, tapos pinibili siya separately yung ink. Itong Coretaki, mura siya, pero kung talagang beginner at gusto mo talagang mag-try, mas sasuggest ko yung Tombow kesa mag-Coretaki kayo. Pwedeng unahin yung Tombow, tapos kung medyo sanay na kayo, dun kayo mag-Coretaki kasi mahihirapan yung mga mabibigat yung kamay dito sa Coretaki kasi nanginginig-nginig siya, hindi kasi siya smooth. Yun na po muna yung video natin ngayon. Sana natulungan kayo mag-decide ng video na to kung ano yung bibilhin nyo based sa firmness, sa ink flow, at sa smoothness. So, yun. Comment kayo dito sa video kung nakabili na kayo para ma-start na yung next lesson. Yun. So, kayo na lang mag-decide kung ano yung gusto nyong bilhin.